Kung matagal na kayong nakasubaybay sa channel namin, alam nyo na in every Popper series, hindi maiiwasang dumating tayo sa point na ito. And every time din, laging mahirap mag-let go. I'm sure makaka-relate ang mga naging furlolas and furlolos na dito. Na kahit sa maiksing panahon na kasama natin sila, eh iba yung attachment at pagmamahala na feel natin for them. Kahit alam naman natin na kailangan din natin silang i-rehome someday. Kung iniyakan ko noon ng sobra yung 3BX, since sila nga yung pinaka-konting set of apos na na-experience ko that time, kumbaga mas nakilala ko talaga sila individually. Paano na lang kaya itong si Hershey ngayon na nag-iisa lang siya? Hindi ko siguro ma-imagine kung gaano to magiging kasakit sa amin. Kung maaalala nyo, before hindi talaga ako nagkikip ng mga apos. Kasi dahil nga dun sa rule ko na if magkikip ng isa, dapat keep na lahat. Which is hindi siya ideal kasi hindi naman basta-basta mag-alaga ng aso. And yun nga, mga huskies pa sila. Pero ang rule na yun ay for some reason binasag ni Gigi. Dahil siya lang yung katangi-tanging apo na kinip ko. Kaya anim na sila ngayon. Lima lang kasi talaga dapat yung maximum na number of dogs na ideal sa amin na kaya naming i-manage para ma-maintain pa rin yung level of standard na gusto ko pagdating sa pag-aalaga ng mga dogs. This is also the reason kung bakit hindi ako basta-basta nagdadagdag ng mga dogs kahit pa maraming nagpapa-adopt sa amin. Siguro kung tinanggap ko lahat ng yun, baka 50 na sana sila ngayon. Kaso yun nga po, ayokong nako-compromise yung kung paano ko sila gusto alagaan. For me, hindi lang kasi yun natatapos sa pagpo-provide sa kanila ng basic needs nila like yung food, water, tsaka shelter. Andyan syempre yung kung paano mo i-divide yung affection mo sa bawat isa na pilit ko namang binabalan sa kanilang ani. Yung training tsaka yung discipline kahit mukhang mga wala sila nun. Kasi nga mga pasaway kong minsan. Although hindi man nga perfect, pero at least aware sila na may mga bawal silang gawin. Yung pag-house train sa kanila na kung saan lang ba pwede mag-party, na madaming nabibilib sa inyo tsaka sa mga nakikwentuhan ko na marunong nga sila magsabi, na napapati na sila, gusto nilang magpalabas. Hindi pala siya common thing. Then, need din mag-provide ng enrichment sa kanila mentally. So, most likely through toys yon. Or anything na mag-stimulate sa brain nila para kahit pa paano meron silang mental exercise. Then, speaking of exercise, syempre yung physical exercise din sa kanila. Since working breeds nga ang mga huskies, talagang double effort. Then meron din po silang free roaming time dito sa bahay since hindi nga sila 24/7 nakakulong. And wala sanang mga kulungan if bati-bati ang lahat. And lastly po, yung never-ending na vet bills just to make sure lang na walang sakit sila. Lalo na ngayon na dalawa na yung senior dogs ko, mas demanding na siya sa maintenance. Tsaka mas madalas na rin kaming pabalik-balik sa vet para lang dun sa overall check-up nila. And medyo lumayo na tayo sa topic. Parang naging rant na siya ng isang fur mom. Pero, yun nga, going back, before, kung maalala nyo din, sinabi ko na the only time na magkikip lang ako ng apo, if meron siyang obvious na birth defect na parang if magiging burden lang siya sa kanyang new family, bilang lola, ako na dapat yung mag-alaga sa kanya. Which, somehow, parang ganito yung case kay Gigi. Hindi ko palang alam that time. And may isa pa, or if solo lang siya sa litter. So, ito na nga po yung case ng ating Hershey ngayon. Pero kasi, nakuha na ni Gigi yung slot na pang-6. Kung baga, parang ano, siya na yung exception to the rule namin. Yun, mahirap man, pero kailangan nating tanggapin yung mahirap na desisyon. Bye, Papa.
kahit ayaw sa'yo niya. Bye-bye, Auntie Corinne. Bye-bye, Auntie Gigi. Ano, sama kayo? Hindi naman pwede yun. Nandito lang po talaga kami ni Hershey para sa kanyang first mauling experience. Magkaliunawan lang po, wala po talagang erereho. Sa amin po talaga siya, pinaprank lang namin kayo. Erehong ba yan? Laki na ng hirap namin dyan, naging kapatid kami niyan. Continue lang namin yung pagpapasyal kay Hershey. Enjoy na enjoy siya so far. Dito na naman, same pa kami ni Auntie ng damit. Auntie Shoes! Eto, nagpalit na lang siya kasi para namang hindi kami mukhang bananas and pajamas. Nahagard ako kasi hindi nakikisama tong artista natin. Nakailang ulit kami nung kanina. Flashback. Sige, hiyaan lang natin siya magulit. Behind the scenes. Take it one by one, baby, one by one.
akong owner. Video with the new owner. Stepping off all times, I'm picking love and over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly, baby, I can't tell you why we can't be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. Oh, we'll bring it in a simple, simple, simple mind. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one. So, sa haba-haba man ng reasons kung bakit hindi na dapat mag-keep pa ng another dog, wala. Nawala ang lahat ng iyo. Noon kasi, nung nalaman ko na possible nga po na baka singleton litter yung pinagdadala ni Reese, may fear na, fear talaga. Naisip ko na din na baka makip siya. Dahil nga, syempre, since solong apo, sure ako na grabe yung attachment noon. Pero, naisip ko din naman na depende pa din. Kasi, what if male yung lumabas? Alam naman natin na meron ako mag-best friend dito. Tama nang dalawa lang silang nag-aaway. Hindi ko na kailangan ng pangatlo pang lalaki na magbabakbakan dito. Kaya, winwish ko talaga na ang lalabas ay male na gray pa para talagang sure. Kasi marami na rin kaming grays dito. Pero yun nga, kabaliktaran sa dalawa kung gustong mangyari. So, parang sign na siya nung time pa lang na yun. Pero hindi pa rin sure na sure that time porque ganun nga yung lumabas female. Tas brown. Kasi syempre, dapat maging kasundo ng Team Alipin man lang. Kasi di naman ako umaasa kina Mochi at saka kay Sugar. Tapos, ano, Gigi, kasundo mo ba? Mukhang pinipilit lang ni Gigi. Tapos, hindi din siya ganun kaingay as a puppy. Ewan ko, baka magbago sa future. Pero for now, hindi talaga. Siguro kasi nga, wala siyang kapatid. Parang wala siyang kapatagisan kung sinong pinakamaingay sa kanila. Siguro din, nakadagdag na parang ang aga niya nag-mature kasi napatropa agad sa mga adults. Kahit papano kasi yung mga adults, medyo maayos na yung ugali. Mas house-trained na sila. So parang ginagaya niya lang din. Or hindi pa natin alam sa future. Baka nagpapakitang gilas lang siya para makip. Tapos yun pa, 6 weeks old pa lang siya. Ngayon kasi gumagamit pa kami ng potty pads nun sa mga puppies. Siya nung 6 weeks lang, natuto na din agad siya na magpotty sa labas. So, pupunta na siya sa door, parang nagpapa-open na siya. Ang galing. Siguro talagang sinadya nilang mag-ina ito. Tinuruan siya kaagad na itong sikreto para makip ka. Tapos, eto na siya. Kagatters pa lang to ngayon eh. Silig pa nitong mga gat. Ayan, sinasabi ko ba't kakip? Kaya huwag ka mga hagat. Baka magbago pa isip ko. Tsaka, ay, di ba nag-usap na tayo dyan? Kailangan ganun, tatakutin siya. Tapos bonus na lang din na pang show talaga yung itsura niya. Like, mana kila Henry tsaka kay Reese. Actually, mas maganda pa nga siya dun sa parents niya. Hindi sa pagbabayas. Narinig mo lang pangalan mo, nandito ka na? Mag-hi ka. Hi dun, hi dun. Dun, dito, hi. Dito. Dun, hi. Dun, hi. Ang tigas naman. Hi, I am Henry. Na-miss nyo ba ang chicks ko? Na-miss nyo po ba ang chicks ko? Mas maganda pa nga actually tong si Hershey. Kasi yung based sa edad niya. Compare sa edad nila Reese nung time na ganito yung edad. Basta yun na nga po, siya ay official member na ng Husky Tears. Wait lang, may bandana siya. Pinagawa ko kay Tita Carmi niya. So, yung mami ng Jack and the Balbons kasi giniftan kami nung bandana na pare-pareho sila. Wait lang, wala dito. Kukunin ko. Bantayan nyo sila ha, akyat lang ako. Thank you.
Lalagay natin to, lalagay. Ay, no. No! Ta-daan! Malaki pa sa kanya, pero lalaki naman siya. So, tingin ka muna na. Tingin mo natin mo. Ay, nako. Tingin! Bitaw. Ay! Isa. Percy. Naman. Hershey! Hershey! Ayaw niya. Ayos mo, ayos mo. Ayos, ayos. Akin na nga baka masira mo. Hindi ka na member. Akin na. Hindi ka na member. Hindi ka na member. Thank you po, Tita Carmi, sa gift. Ang dami niya ng Team Alipin. Kayo yung dumadami. Parang feeling ko talaga, dinoble lang ni Riz yung sarili niya. Dagdag na naman makulit. Ikaw, binudol mo kami. Pwede mo na ipakita yung tunay mong kulay. Kasi safe ka na. Yan, pagtulungan nyo yan. Makulit yan. Pagka nako-corner siya, dyan talaga ang taguan niya. Dyan pa din. Natapakan niya si Henry. Dahil siya ang pinakabata, siya na yung taya lagi. Parang si JJ noon. Pero yan, ito ibang klase. May pagka-maldita talaga. Kaya tama lang yan, paiyakin nyo. Yan daw ang initiation. JJ, tama na. JJ. Oh, diba? Lakas gumante, di ba? Dinaan tayo sa paiyak-iyak. Parang nagkamali ako ng desisyon sa'yo, be. Sige na, magbabay ka na nga. We'll see you on our next video. Bye! I know it's nothing new, but it's so good to see you. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Oh,
malaking